Hello mga kaskwela! Welcome back to Vlog, Sir. Alam kong na-miss niyo ako pero ito na tayo at nagbabalik ang Sir ng Bayan, Sir Kim, para sa inyo normal na pag-aaral tips. Bagong lahat, nais ko po munang kumustahin ka. Ikaw mismo ang nanonood ngayon at sana'y malusog at ligtas tayong lahat kahit ngayon patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit dahil sa virus. Stay healthy po tayo, darating ang panahon at malalagpasan rin natin ang lahat ng to. Magtiwala lang po tayo. Okay, alam kong marami ang nagtatanong at nagtataka kung paano kaya ang pumasa sa bagong pamamaraan ng pag-aaral. Handa ka na bang sumubok sa mga pagbabagong ito? Lalong-lalo na sa modular distance learning dahil ikaw na lang mismo ang sasagot ng mga module sa loob ng inyong bahay. Ano-ano kaya ang paghahanda na pwede mong gawin sa iyong sarili bago ka magsimula? Huwag mag-alala dahil may 5 tips si Sir para ikaw ay maging handa sa new normal na pag-aaral. Handa ka na ba? H. Husayin. Husayin ang sarili sa pagbabasa. Kung ikaw ay walang hilig sa pagbabasa, tiyak na hindi ka papasa. Kung wala kang interes sa pagbabasa, siguradong hindi mo maiintindihan ang mga nakapaloob sa bawat module. Tandaan, sa isang linggo ay meron kang 8 subjects na dapat tapusin. A. Alamin. Alamin ang mga bagay o tao na pwedeng makatutulong o gagabay sa iyo. Sa iyong bahay, kung meron kang mga libro o kahit na anuman na pwede mong magamit para mas lumawak pa ang iyong pagkakaintindi sa bawat subject. Lagi mo rin tatandaan na may mga taong handang gumabay sa iyo kung meron kang mga katanungan o hindi naiintindihan sa module o worksheets. Ang iyong mga magulang man, si ate at si kuya, o kahit si subject teacher ay handang tumulong. N. Naisin. Naisin na masagutan lahat ng mga gawain sa bawat module o worksheet. Ugaliing mag-organisa at sundin ang oras ng pagsagot sa modules ng bawat subject. Huwag maging tamad. Laging isipin na marami kang pwedeng matutunan sa loob ng isang linggo. D. Dahan-dahan. Dahan-dahan mong basahin ang mga panuto sa bawat gawain upang mas maintindihan ang nais nitong ipahiwatig o ipagawa sa iyo. Kailangang tama ang pagkakaintindi mo sa mga ito dahil kung ikaw ay nagkamali, mahihirapan kang maibalik sa iyo ang worksheets once na isubmit mo na ito. Dapat slowly but surely. A. Ayusin. Ayusin ang mga module o worksheets, pati na rin ang iyong answer sheets bago at pagkatapos mo itong sagutan. Siguraduhin kompleto ang lahat ng parte ng mga module para hindi magkagulo ang iyong envelope at para hindi maguluhan si teacher sa pagwawasto nito. Tandaan, kung ano ang pagkaayos ng mga worksheets na matanggap mo ito, ay siya rin pagkaayos matapos mo itong sagutan. Lagi mo rin tandaan, ugaliing maghugas ng kamay at mag-sanitize bago at pagkatapos mong sagutan ang modules. So ayan, ngayong balik eskwela na sa October 5, siguradong handang-handa ka na sa new normal na pag-aaral. Lagi mong tatandaan ang salitang handa. Husayin, alamin, naisin, dahan-dahan, at ayusin. Sa anumang sitwasyon, dapat maging handa. Ilan lamang ito sa mga tips upang ang iyong pag-aaral ay bumuti. Hanggang sa muli, stay safe, kaskwela.